This morning, we are focusing on you. We are seeking your presence, Lord. Lord, let us feel your touch once again, Panginoon. Whatever we hear, Lord God, from your word, Panginoon, may we apply it today, Panginoon. In Jesus' name we pray, Amen.
Good morning, everyone. It is a nice day that we gather together once again to listen to the Word of God. And napakasaya at napakaganda ng umagang ito sapagkat lahat tayo ay makikipagtutunghayan natin ang ganda ng ating Panginoon sa araw na ito. Ayon sa Psalms 113 verse 3, from the rising of the sun to its set, the name of the Lord will be praised. Tunay nga, napaganda ng araw-araw na nakikita natin ang liwanag at ganda ng Diyos sa buhay natin. Bilang mga Kristiyano tulad mo at tulad ko, sa ating lahat, sabi nga tayo ay nararapat lamang na maging alerto sa lahat ng ating mga ginagawa at bawat minuto. Kung titingnan po natin, bilang sa Kristiyano, tayo lahat kailangan magningning ang liwanag sa buhay natin upang makita ng maraming tao ang liwanag na yan na meron tayo. At ngayong oras na ito, tayo lahat namumuhay tayo sa isang buhay na punong-puno ng liwanag. Kayo po ba ay naniniwalang nararapat lamang na tayo ay mamuhay ng isang buhay ng punong-puno ng liwanag? Sabi mo nga sa iyong kasamarihan, magliwanag ka. Amen. Sige po, buksan po natin ang ating Biblia ngayon. Samahan niyo akong magbasa sa ating text sa oras na ito sa Romans chapter 13 verse 8 to 14. Sige po, samahan niyo po akong magbasa nito. Sabi po diyan, "Let no debts remain outstanding except the continuing debt to love one another, for whoever loved others has fulfilled the law. The commandments, you shall not commit adultery, you shall not murder, you shall not steal, you shall not covet, and whatever others command there may be, are summed up in this one command. Love your neighbor as yourself. Love does not harm to your neighbor. Therefore, love is the fulfillment of the law. And do this, understanding the present time, the hour has already come for you to wake up from your slumber. Because our salvation is nearer now that when we first believed, the night is nearly over. The day is almost here. So let us put aside the depths of darkness and put on the armor of light. Let us behave decently as in the daytime, not in carousing and drunkenness, not in sexual immorality and debauchery, not in dissension and jealousy. Rather, clothe yourself with the Lord Jesus Christ and do not think about how to gratify the desire of the flesh." Sige po, samahan niyo po ako sa oras na ito. Tayo manalangin sa ating Panginoon. Ama namin Diyos na makapangyarihan sa lahat, kami po ay nalulugod na lumapit sa iyo sa umagang ito. Tunay nga po, O Diyos Ama, na maluwalhati ang iyong pangalan ngayong araw na ito. Banal na Espiritu Santo, halika, samahan niyo po kami sa aming pakikinig ng iyong salita. O Diyos, na ituturo mo sa amin, hayaan mo Ama sa lahat ng mga nakikinig ngayon at nanonood ngayon sa kani-kanilang mga tahanan ay iyong kausapin ngayong oras na ito. Maraming salamat po, O Diyos Ama, sa ngalan ni Jesus. Amen. Tunay nga, sabi nga like living, being a person of light. Tingnan ko po, mamumuhay tayo ng may liwanag at maging tayo ay mga personalidad na mayroong daladalang liwanag. Ngayon tingnan natin maigi sa binabasa po natin sa sinulat ni Pablo at makita po natin diyan, meron po ako nakita ng tatlong bagay po rito sa liwanag na tinatawag na liwanag. Alam niyo po ba mga kapatid, kailangan kung saan ka man naroroon, dapat bit-bit natin ang liwanag na yan. Wherever you go, wherever you are, then the light of God should be with all of us.
Number one po, sabi nga po, we are the people of light. And also called to be the people of love. Totoo po ba yun? Kung tayo ay may liwanag sa atin, tayo rin po ay tinatawag na mga mamamayan ng pag-ibig. Lahat po tayo ay meron po tayong pagmamahal at marunong tayong magmahal. Kung titingnan po natin sa verse 8 to 11, sabi po rito, let no debts remain outstanding except the continuing debt to love one another, for whoever love others has fulfilled the law. The commandment, you shall not commit adultery, you shall not murder, you shall not steal, you shall not covet, and whatever other commands there will may be are summed up in one command. Love your neighbor as yourself. Love does not harm to a neighbor. Therefore, love is the fulfillment of the law na sinasabi. Kaya kung makikita po natin, no, na sa ating buhay, sinasabi ni Pablo sa atin na dapat tayong mga mamamayan ng liwanag ay kailangan ipaalala sa atin lahat na kailangan ay mamuhay tayo sa isang buhay na punong-puno ng liwanag. Alam niyo po, nung tinanggap natin sa ating Panginoon sa puso natin, nariyan na po ang liwanag sapagkat ang sinabi ng Panginoon, I am the light of the world. Then if you have the light or Jesus in your heart, of course, you bring and you carry the light of the world. So makikita po natin, dapat na nararapat lamang na tayong mga, bawat isa na may liwanag, marunong tayong magmahal. No? Even though sa mata, hindi karapat, dapat sa tingin ng ating mga paningin, ay nararapat po nating mahalin ang bawat isa. Kung titingnan po natin, tayo ay nabubuhay sa liwanag ng Diyos. At nararapat lamang dala-dala saan ka man naroroon, dala-dala natin ang liwanag na yan. So kung titingnan po natin, actually, tayong lahat, wala naman tayong utang na loob kahit kanino. Isa lamang po ang utang na loob po natin. Yan ay utang na loob natin sa Diyos na buhay. Amen po ba? So yung po makikita po natin, no, dapat lahat tayo ay mga mamamayan, or we should be the people of light, and also you are called to be a people of love. You should know how to love each one of us. Sabi mo nga sa iyong kasama o katabi, mahalin mo ang bawat isa. Yes. No? Dahil ito nga sinasabi, ito ang isang batas na sinabi ng Panginoon, we must love our neighbor as you love yourself. Now, number two, people of light don't adopt the lifestyle of the darkness. Mga kapatid, if we are saying that we are the people of light, so we should not adopt the system or lifestyle ng kandiliman na sinasabi po dyan. No? As sa mundong ito, sa panahon natin ngayon, na kung titingnan natin ang mundo natin, the world system, hindi na po yan napapaganda. Lalo pong nagiging worse ang ating kapaligiran ngayong panahon na ito. We are people of God. I want you to know this. We should always have the light of the kingdom upon us. Habang tayo ay lumalakad sa ating Panginoon, yung liwanag na yan ng kaharian ng Diyos ay patuloy na sa atin, magniningning po sa atin yan. And sabi nga, we must be always alert. No? Lahat tayo kailangan alerto po tayo. Kung titingnan po natin, nung sinabi po ng ating Panginoon sa kanyang mga disipulo, sabi niya, nung nakita natutulog, bumaba siya, sinabi ng Panginoon, maari bang kayo magbantay at manalangin? Ibig sabihin po niyan, we as Christian, we should always be on alert. In season or not in season, araw-araw, minuminuto ay dapat alerto po tayong lahat. Especially today, kailangan po natin maging alerto sa ating panahon ngayon. No? At makita po natin, the word alert na sinasabi, alam natin na maraming nagaganap na di maganda, usually
sa kadiliman po. Sa kadiliman, anduroon ang dami-daming hindi magagandang bagay na nangyayari. Kaya nga, kapag mayroon liwanag, na-expose po lahat ang mga maling ginagawa ng tao. At makikita natin na liwanag natin ay magniningning. Kaya nga po, mga kapatid, huwag tayo makiayon sa takbo ng mundo at sa takbo ng kadiliman na makikita po natin. Kung titingnan po natin sa verse 11, ang sabi po sa verse 11, "And do this, understand the present time, the hour has already come for you to wake up from your slumber, because our salvation is nearer now than where we first believed." Kung titingnan po natin diyan ang sinasabi ng salita ng Diyos, lahat ng mga natutulog, magising po tayo at maging alerto po tayo, no? Hindi dapat tayo nakikiayon sa takbo ng mundo. At sa lahat ng ginagawa ng mundo ay hindi na natin dapat po pinamumuhay po yan. Okay? So yan po yung pangalawa. At yung pangatlo, makikita po natin, sabi niya, "People of light are the people who have put on God's armor of light. No? So ulitin ko po, sabi, "People of light are people who have put on God's armor of light." Na makikita po natin yan sa verse 12. No? Sa verse 12, ang sabi po dyan, no? Na "the night is nearly over, the day is almost here. So let us put aside the deeds of darkness and put on the armor of light." Kung titingnan po natin the word armor itself, ito po ay military term na sinasabi po dyan. Na sinasabi po ng, sinasabi ni Pablo sa atin na dapat tayong lahat ay lumakad tayo sa liwanag, hindi katulad ng mundo na lumalakad sa kadiliman. Tayong mga tagasunod ng ating Panginoon ay kailangan nating sumunod sa ating Diyos na buhay at bitbit natin yung sandata ng liwanag. Amen? So tayo mga Kristiyano po, kailangan po natin isuot yan. Just wear the armor of light sa lahat ng panahon. Sabi mo nga, sa lahat ng panahon. Yes, hindi natin itong tatanggalin, hindi natin iiwan yan, but sa lahat ng panahon, bit-bit natin yung armor niya. Kaya sabi, we need to clothe ourselves in Christ. So, isuot natin ang ating Panginoon sa atin, no? So, hindi natin tatanggalin si Jesus sa ating buhay. At makikita po natin, there are some things that we must put in order to have the armor of light, and what are some of the ways we can make sure that our armor of light protect us against the forces of evil. Ano po itong mga to? Unang-una, tayo ay kailangan manalangin. Ito po ang pangunahing susi natin upang labanan ang kaaway. At ang pangalawa pong bagay na makikita po natin, ang salita ng Diyos. The word of God, Bible says, "The word is the light unto my feet and the lamp unto my path." Yan po ang sinabi po ng mga aawit. Yung liwanag na yan ay nasa atin, kasama natin, dapat ay bitbit po natin, which is the word of God. No? At ang pangatlong sinasabi is the worship. Mga kapatid, alam niyo po ba, ang pagsamba sa Diyos ay napakahalaga. Isa po yan, sandata sa ating pag-awit, pagsamba sa ating Panginoon. Sigurado ang liwanag ng Panginoon ay narayan at kasama po natin yan. Amen? So yan po yung tatlong bagay na ating nakikita. Tayo mga Kristiyano, nararapat lamang na nasa alerto po tayo. Hindi po tayo natutulog. Hindi ko po sinabing hindi kayo matutulog. Ngunit ang ibig sabihin po nito, alerto po tayo sa bawat minuto, segundo at oras ng buhay po natin. Amen po ba? Sige po. Ngayong umagang ito, tayo po ay dadako na sa ating panalangin sa oras na ito.
Samahan niyo po ako sa panalangin. Makikita niyo po yung prayer concern po natin sa screen, no? Unang-una, ipapanalangin po natin ang ating mga sarili, personal na buhay po natin, no? Spiritual na ikaw. Evaluate po natin ang spiritual na buhay natin. Yung protection ng Diyos sa ating katawan, lalo na ngayon sa panahon po natin ngayon, marami po ang nagkakasakit. Hindi po natin nais yan, kaya ipanalangin natin ang ating mga sarili na maging healthy po tayo. At pangatlong bagay, sabi nga, hayaan natin ang liwanag ng Diyos, liwanag ni Jesus, ay lalong lumago sa atin. Alam niyo po, pag tayo lumalapit sa Panginoon at nag-aaral ng salita ng Diyos, nananalangin ka, nagwo-worship tayo sa ating Panginoon, nag-grow po yung liwanag sa buhay po natin. And of course, kung meron po kayo mga personal na panalangin, ay idudulog po natin sa ating Diyos na buhay. Amen po ba? Sige po, tayo po ngayon ay mananalangin. Okay, we are not bound by time. Then, manalangin kayo sa inyong kahilingan at sabay-sabay tayo manalangin. Amen? Hallelujah, Lord. Panginoon, kami po ay lumalapit sa iyo sa umagang ito, Diyos Ama. Kami lahat ay lumalapit, Ama, bilang mga anak mo. At ang aming dalangin, O Diyos, na ang aming espiritual na buhay ay inyong tulungan. Kailangan ka namin, Jesus, sa aming espiritual na paglahan. Kami po'y namumuhay sa liwanag. Nais po namin, O Diyos Ama, na ang aming espiritual na buhay ay lumago kami sa panalangin. O Diyos Ama, sa pagbabasa ng iyong salita, Lord God, turuan niyo po kami, O Lord God, sa oras na ito at sa aming pang-araw-araw na pamumuhay, O Diyos. Dalangin po namin, Father God, na patuloy, Lord God, ng spiritual namin ay protektahan mo, palakasin mo. At hindi lamang yan, O Diyos Ama, maging ang aming pangangatawan, O Lord God, yung itong katawan na mayroon kami at sa mga ngayon na nanalangin, hiningi po namin, O Diyos Ama, ang protection mo ay mapasa bawat isa. Father, I pray, O Lord God, that you will move in a mighty way, O God. Protect us, O God. Father God, from all the sicknesses, from the viruses, O Lord God, na meron sa kapaligiran, O Lord God, na mga anak mo, O Diyos Ama, ay patuloy, Lord God, na iyong bibigyan, O Diyos Ama, ng magandang pangangatawan, Lord God. At aming dalangin, Lord, patuloy, O Diyos, ng buhay namin. Yung liwanag ni Kristo sa amin ay magningning, O Lord God. Saan man kami pumaroon, sino man aming makausap, ay nariraan ang liwanag na yan, Father God. Panginoon, maging, O Diyos, Ama, pangangailangan ng bawat isa. Na ngayon na nanalangin, O Lord God, nakikita mo, O Diyos, sa mga nakikinig ngayon, sa mga nanonood ngayon, O Lord God, may mga pangangailangan po kami, Panginoon Diyos. Lord God, Ikaw lamang ang aming kasagutan, O Diyos Ama, na kapag kami nanalangin sa iyo, ito ay ipagkakalob niyo sa amin, O Diyos. Hallelujah, Lord God. Sige po, ituloy na po natin ang ating mga panalangin sa ating mga pamilya. Hallelujah, Lord Jesus. Ama, dalangin po namin, O Diyos, ang aming mga pamilya, ito ang pamilya na iyong pinagkaloob sa amin, Father God. I pray, O God, na magkaisa lahat, O Diyos Ama. Bigyan mo ng kalakasan, O Lord God, sa mga tukso, Lord God. Father God, na aming nakikita, O Diyos Ama, sa mga pamilya, Father God. But I pray, God, you give strength, O Lord God, to overcome, O Lord God, and let your love flow upon each one of us, O Lord Jesus Christ. Maraming salamat po, Panginoon Diyos Ama. At dalangin po namin, Lord God, bilang mga, Lord God, sa isang pamilya, Father God, na nagkakaisa, dalangin po namin, Lord God, ang aming commitment, O Diyos Ama, sa iyo. Father, ang aming devotion sa iyo, Panginoon, ay lalong maging matatag, Lord God. Father God, sa ngalan ni Jesus, kami lahat ay dumadako sa iyo at humihingi po kami ng tulong sa iyo. Natulungan niyo po kami, Panginoon, sapagkat hindi namin kaya, Lord God, na kapag wala ka, O Diyos, ay Lord God, alam po namin, Lord God, na minsan may mga trabaho po, O Lord God, ay napakadami at ang devotion at commitment ay
naaagaw, Panginoon Diyos. Maraming salamat din, Panginoon, O Lord God. Father God, I pray, O God, that you will let your light shine upon the family, Lord God. Magkaroon ng liwanag, O Diyos Ama, sa bawat isa. The light of the gospel will be shared, O Lord God, to ng bawat isa, O Diyos Ama. Hayaan mo, Lord God. Father, we, each one of us, O God, will win one and disciple one, Father God, in the name of Jesus. Kailangan po namin ng tulong mo, Panginoon Diyos. At ang lahat ng pangailangan ng pamilya ay iyong ipagkaloob, Father, in the name of Jesus Christ, our Lord God. Salamat po, Panginoon Diyos Ama. Now, let's pray for the church. Let's continue to pray for the church. Kung merong, merong sinasabi ang Lord sa atin, sige, patuloy mo ipanalangin yan sa ating church. Hallelujah. Sige, sabay-sabay tayong manalangin sa oras na ito. Hallelujah, Lord God. Ama, tinataas po namin, Lord God, ang lahat ng mga nagtuturo, Lord God, mga teaching po namin sa mga teachers of the Word, O Lord God, nasa online. Father, I pray for your anointing, O Lord God, just come down, O Lord God, to every speaker, O Lord God, every Sunday service, Wednesday service, O Lord God, Saturday morning watch, O God. Father, ang salita mo ay salita mo, Diyos Ama. Hindi po kami mga nagtuturo, O Diyos Ama, makita, kundi ang salita mo ang marinig namin makita sa buhay namin, Panginoon. Ama, maraming salamat din po, Panginoon, O Diyos Ama, sa mga nagtuturo ng aming mga elpats, O Lord God. Father, mga elpat leaders, O Lord God, all cell group leaders, O Lord God. Ama, tulungan mo, Ama, mga nag-minister, O Lord Jesus. Hayaan mo, Lord God, sa pagtuturo nila, magkaroon, O Diyos Ama, ng matinding passion sa pagtuturo, Lord God, pag-aalaga ng miyembro ng mga elpat mo namin, Panginoon Diyos. Maraming salamat po, Father God. Lord, huwag mong hayaan, O Diyos Ama, na ang Lord God, yung apoy sa puso ng mga elpat leaders, O Lord God, ay mawala. Lalo mong palayabin at lalo magliwanag, O Diyos Ama, ang mga tinuturo po ng bawat isa, O Diyos. Maraming salamat po, Father God. And we pray, O God, maging, O Lord God, yung inuutos mo sa amin, the Great Commission, O Lord God. Hayaan mo, Panginoon Diyos Ama, Lord God, kami lahat ay magpag-share ng Word, O God. Father, sa formal pag-share or informal, Father God, we need to share, O God. Sa goal po namin, Lord God, to win one and disciple one, tulungan niyo po kami. Isa lang po, Lord God, ang ituro mo sa maaming lahat, O Lord God, ipakita mo, O Diyos, ang taon, isang kaluluwa na nais mo, O Lord God, na masyaran ng bawat isa, O Diyos. Maraming salamat po, Father God, sa oras na ito, Panginoon. At dalangin po namin, O Lord God, maging ang buong church, O Lord God, sa panahon namin ng pandemic na ito, Father God. Alam po namin, hindi nyo pababayaan, O Diyos Ama. Lord, I pray, Father God, that you continue to move in a special way, Lord God, in the name of Jesus Christ, O Lord God. And we pray, Father God, even the pastors, O God, who do the parts of taking care of the sheep, the pastoral care, Lord God, online visitation, Father God, hayaan mo, Diyos Ama, na matouch namin, O Lord God, ang buhay ng bawat isang namiministeran po namin, O Lord God. Thank you, Father God, for the protection, O Lord God, in God's, in all families, O Lord God, of RCMI. Ama, ang buong church, O God, mula sa leadership hanggang sa miyembro, Father, let the blood of Jesus cover us, O Lord God, all our family, O God, and your protection will be upon us, O Lord Jesus Christ. Hallelujah. Maraming salamat po, Panginoon. Now let's pray for the nation. This is a free flow prayer for the nation sa oras na ito. Hallelujah, Panginoon Diyos. Ama, dalangin po namin ang bansang Pilipinas na ikaw, O Diyos, ang siyang manguna, Father. Ama, mula sa aming Pangulo hanggang sa lahat ng mamamayan ng Pilipinas, O Diyos Ama, hayaan mong salita mo ay patuloy na lumaganap, O Diyos, saan man naroon, Lord God, sa bawat lugar at pulo ng Pilipinas, O Diyos, ay maririnig ang iyong salita. And we pray, Father God, also, O God, that you will protect the Philippines, O God, from, Lord God, from all the viruses, O God, that was spreading, O Lord God.
Panginoon, hindi mo pababayaan ang Pilipinas, O Diyos Ama. Hayaan mo, Lord, na bawat mamamayan ng Pilipinas ay protektahan mo sa lahat ng mga viruses na ito, Lord Jesus Christ. Maraming salamat po sa iyo, Panginoon, sa iyong kabutihan at sa iyong katapatan, O Lord God. Maraming salamat po, Father God. And also, we remember, O Lord God, the nation of Israel, O Lord God. Father, dalangin po namin, O Diyos, Ama, pagpalain mo ang Jerusalem, ang Israel, O Lord God. Protect this nation, Father God, in the name of Jesus. We release blessing upon Israel. We release blessing in Jerusalem, O Lord God, in the name of Jesus Christ, O God. Maraming salamat po sa iyo, Panginoon Diyos, Ama. Alam po namin, Lord God, marami pa po kami panalangin na nais mo namin iabot sa iyo. Ito ay sa aming personal na pamumuhay. O Diyos, pakikinggan mo lahat ng aming mga panalangin, O Lord God. Maraming salamat po sa umagang ito, Lord God. Pagpalain mo, O Diyos, Ama, ang lahat ng mga dumalo ngayong oras na ito, O Lord God, at ikaw lamang ang maluwalhati, O Diyos, sa buhay namin lahat. Maraming salamat po, Ama, sa ngalan ni Jesus. Amen. 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 Magandang umaga po sa atin lahat. At tayo lahat ay pagpalain ng Diyos ngayong araw na ito sa lahat ng ating gagawin sa inyong pamilya. Lahat tayo ay pagpalain ng Diyos at kasama natin ang Panginoon. Salamat po. God bless you all.